So, hi mga Kawaiti friends. Magbibigay tayo ng reaction sa condominium ni Tikla. So, sa ating siguro alam naman natin na matindi yung akusasyon ni Michelle patungkol kay Tikla. So, sa ngayon ay sila Michelle at yung mga kapatid niya ay umalis na sa kondo ni Tikla. So, ating alamin kung ano ba ang kalagayan ng kondo ni Tikla sa ngayon. So, panoorin po natin ang ilang bahagi ng kondo sa loob ng kondo ni Tikla. So, ang nakikita po natin doon ay napakaraming ipis, may mga napkin, sobrang dami ng basurahan. Walang linis talaga. So, to the rescue naman sa paglilinis yung best friend ni Tikla. So, panoorin po natin. Ito yung, nagpunta tayo dito yung kusina, medyo mas maayos ng konti, pero ngayon talaga.
Kasi grabe yung iyong hindi ako kalabas. Kasi
Ayan, napanood natin yung ilang bahagi, courtesy of Dunikla in tandem. Napanood natin na sobrang dumi nandun yung mga kanin na naninigas, yung mga hindi mo alam kung anong klaseng kwarto ba, anong klaseng pamamahay, at natitiis nila na hindi man lang dininsan. Diyos ko Lord, ang dumi-dumi ng kanilang kwarto. At saka isa pa, may bata. Sus, Mariosep, isipin mo, napakarumis. Ang ipis nandun, hindi man lang as in talaga napakarumi. Sobrang dumi ng bahay. Sabi nga ni Tikla na kung gaano ka fully furnished yung condo na pinuntahan nila, nirentahan niya, eh ganun naman din kasalaula nung iniwan. So, ang sabi niya, hindi niya alam kung paano simulan. Pero nandiyan, sabi naman ni Doneta na nandiyan siya sa tabi ni Tekla upang siya ay tulungan. So, napakaraming kanyang ikukumpunihin kasi lahat ata nasisira at lahat tao ata na nandoon ay benenta. Yun ang sabi niya. So, salamat pa din tayo na si Tekla ay maraming kaibigan na handang sumuporta at nasa kanyang likod palagi. Yun, at sana ay may natutunan tayo at maglinis-linis din tayo nung no?